Alright, isang magandang Lunes ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Bear month na. Oo, Aberna. Sabi nga, Aberna Abugbog. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo Ang Kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos, maray na po ang kanimo, Idol. Siyempre, mga OFW, palakpakan natin direct. At pagkasal natin yung mga kababayan natin sa Japan kasi merong super typhoon na papasok ng bansang Japan. Ingat po kayo, mga kababayan natin dyan sa Japan. Ingat, ingat. Ang aming pong panalangin na sana maging safe kayong lahat dyan. Okay. At sana huwag nang tumama yung napakalakas na bagyong yan. Sa dagat na lang. Oo. Para tapos ng problema. At nga pala, Idol, pasalamatan natin si Attorney Paul Castillo. Salamat sa pag-sub sa amin, pag-pinchit. At si Carol Domingo de Asa, thank you si kay Carol at saka kay Attorney Paul. Okay, salamat. Nung Friday, wala kami pareho dito. Nagkasabay tayong wala. Okay, so thank you very much. Salamat. Okay, at ngayon naman mga kapatid, umpisa na ba natin, Idol? Sige, papasukin na natin si Nanay. Andito po si Nanay Luisa Kapalad. Andito siya para uminang tulong sa iyo, Idol, na malaman kung babalik pa ba sa kanya ang kanyang mister. 11th wedding anniversary nila ngayon. Oh. Masakla pa. No? Pero SPG to mga kapatid, may pagka-SPG. 11th wedding anniversary. Oo. Ang masaklap, wala dito yung kanyang mister. Nasa ibang kandungan. Aray, Ma'am Luisa, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Puro taga Isabela. Kanina doon sa baba, Kawayan Isabela. Ngayon naman, Ilagan Isabela, si Ma'am Luisa. 11th wedding anniversary ninyo, ma'am? Iyo po, sir. Napaka bad news nga yan. Anong nangyari po, ma'am? Nang kinakabahan tuloy ako. Sige po. Pagka may kachat po siya, ang ginagawa niya kasi po, sinisiraan niya ako na asawa niya. Bali po yung asawa ko na yun, bali second husband ko na yun, pero married po kami. Okay. Kasal po kami. Ngayon, nung umalis lang ako sa bahay nung December, nagtatrabaho po ako dito sa Manila, mayroon na siyang kachat. Tapos yung kachat niya po, nung nagkasakit siya nung March, bali inilabas siya ng anak niya, kasi may anak po siya sa first nuptial. Inilabas siya sa hospital. Nung lumabas siya sa hospital, yung kachat niya, nag-video call sa kanya sa hospital, kinuha niya dito sa Manila, tapos inuwi sa Isabela. Okay. Pero isang gabi lang... Playboy ho pala itong si Sir. Ilang taon na ho kayo, ma'am? 57 po. 57. Ilang taon na po si Sir Ray? 73 po. Ah, lolo na pala itong si Sir. Opo. 73. Ayan. Ayan yung picture ni Sir. Opo, siya po yan. Groovy. Ayan. Ayan. Okay. Pakita natin ulit yung kanina, yung unang picture. Ba, parang kala ko si Chavit Singson. Okay. Ba, groovy nga talaga. Habulin ng mga chicks. Ang lagay niya sa ganong edad, siya ho pa siguro nagro-robas. Hindi po siya nagro-robas, pero nakakatatlo pa po yan. sa edad na 73? Araw. Kaya pa? Sir, excuse me, baka magagal. Hindi, SPG naman. Sinabi namin SPG. Pasensya na po sa mga nakakarinig, ha? Pero ako, magsasabi lang ako talaga ng totoo. Kaya niya po yan. Kaya niya po yan, ang ginagawa niya na yan. Hindi ako nagsisinungaling. Kayang-kaya niya po yan. Ang ginagawa ng mag-asawa, isang bisis, dalawang bisis sa loob ng isang araw, kaya niya po yun, araw-araw. Sabihin, malakas talaga itong si Sir Ray. Ah, nag-robust na. Okay, hindi po siya nag-robust. Hindi ba? Hindi po, hindi. Sa lagay na yun, hindi pa. Bob, meron siguro itong sekreto. Itong kalalabas nga lang niya sa hospital, yung 36 years old na babae, inuwi sa Isabela, yun na naman po. Kalalabas ng hospital, nang-chicks agad? Opo, yun nga po ang una-una niya na na-chicks. Tapos, nung nakita ko sa FB, yung kuan na may kaakbay na siya na babae, doon ko first time na nakita, ba may babae itong asawa ko ah. Tinawagan ko, nakuha ko yung kuan ng babae, yung FB account niya, tapos tinext ko siya. Ang conversation pala nila sir na basa ko, tapos yun. Ano po yung nasa conversation nila? Yung, ang galing kasi itong asawa ko mang bola. Paano halimbawa mang bola to si Isa? Sinasabi niya na 12 years ako na... Walang contact, walang sexual contact, pero 11 years na kami nagsasama. Paano niya sabihin, sir, na 12 years, 11 years kami ngayon, 11 years na, pagkatapos, yung sa loob ng 11 years,
December lang ako umalis sa bahay. Tapos nung May, nagkita kami, May 5. Ito lang, sir. Ito, this year. Ngayon, sinasabi niya, 12 years na siya walang sexual contact sa inyo. Opo. Okay. At saka hindi niya sinasabi na may asawa siya. Sinasabi niya, biyudo siya. Ay, sinungaling nga. Sinungaling. Okay. Hindi siya, hindi niya, sir, sinasabi na nag-asawa siya ulit, ibig sabihin. Nasaan po ngayon si Sir Ray? Nasa China po siya ngayon. Yelan ba yun? Yelan? China? Anong ginagawa niya po sa China? Babae na naman po yan. Ah, meron siyang isinama sa China na chick? Hindi po. Bali yung babae nandoon sa China, kachat na naman po yan. Ah, pinuntahan niya sa China itong opo, kachat niya. Opo, pinulungan niya ito sa nung babae na naman na kan. Matinik, ano? Yung babae, ang namasay sa kanya, makapunta ng China? Malamang, sir. Kasi wala naman siyang pera kasi senior citizen siya, wala naman siyang hanap buhay. Ah, matindi siya. Chicks ang gumagasto sa kanya? Opo, ngayon. Ama, kaya meron dito kay Sir Ray. Hindi ano? May anting-anting nga. May agima. Baka may agima to, may gayuma lahat. Kaya lang sir, yung sa the way you talk, ganun. Magaling mang bola? Magaling mang bola. Kasi ako rin nabola ako noon eh. Okay, paano niya kayo nabola? Yan. Alimbawa. Hindi, para pasahin natin si ma'am dahil malungkot eh. Oo. Para naman matuwa si ma'am. O sige, bring back the good old days. Sige, habang tinatawagan natin si Sir. Yung mga good memories niyo Ray. Together. Oo. Paano niya kayo niligawan nito, ma'am? Kasi sir, ang bahay namin, mga 3 kilometers along doon sa bahay nila. 3 kilometers po sa Ilagan, Isabela. So at that time, 63 years old lang siya noon? Or 62 years old? No, 62. Old. Tapos 46 naman ako. Paano niya ako kayo niligawan? Paano niya kayo nakilala? Ang dati ko kasi sir na trabaho, manicurista. Tapos siya? Tapos siya, ex-abroad po yan dati. Tapos nagda-drive na lang siya nung umuwi na siya dito sa Pilipinas. Ah, dating OFW po? Opo, opo. So nakita kayo, nagpapanicure siya sa inyo? Yung misis niya po, yun ang nagpapamanicure. Pero walang mali siya na kuhan. Kasi may asawa din po ako noon eh. Mm-hmm. Misis niya nagpapamanicure sa inyo? Opo. Doon kanya nakilala? Po. Hindi po, talagang dati ko nang kilala. Okay. Dati ko nang kilala. Pero walang Malaysia na ano. Hanggang kasi kuya pa yung tawag ko sa kanya noon eh. Aha. Eh ngayon ang bandang huli, siyempre nung nabiyudo na siya, nabiyuda na rin ako. Hindi ko naman inisip na siya palang mapangasawa ko. I see. So niligawan niya kayo hanggang opo. Sa nagkinasal kayo. Ilan po ang anak niyo? Ma'am. Wala po kami sir anak. Ah. Ang concern ko lang po sir yung kung sa ganitong kuan kasi siyempre anniversary po namin niya yung araw na ito. September 3, 11th anniversary. 11 years na kayo. Kasal. Opo. Siyempre, hindi naman basta-basta. Masakit naman po yun sa akin. Para kang dinaganan naman ng dalawang bundok na... Kailan pa po siya umalis at pumunta ng China? Paano niyo po nalaman na nasa China siya ngayon? Nasa FB po. Nakita ko po sa FB. Nung one time po, tumawag siya sa akin pero hindi ko sinagot. Pero pinagalitan ko siya. Kasi nung last na nagkita kami... May 5, ang sabi ko sa kanya, pumunta ka dito sa akin sa Manila, ta nagtatrabaho nga po ako dito. Pumunta ka dito sa akin, dalhin mo yung approval ng ISIS ko, sa yung acknowledgement ng ISIS ko, kasi po nag-file nga ako ng... Okay, so ma'am, ilang araw na po siya nawawala? Ilang araw na po siya hindi nagpapakita? 1 month po siya bukas. 1 month na. Eh, ba't nyo lang ngayon lang hindi po hinanap? Bali yung punta niya sa China, bali 1 month na. Nung hindi kami nagkita, naghiwalay kami kasi May 5. Yung ibig sabihin yung paghiwalay, hindi yung hiwalay na ka na. Kasi, nag-away ho ba kayo? Hindi po kami, hindi nga ako, hindi kami niya nag-away, sir eh. At saka sabi ko sa loob ng 11 years, wala pang nakakarinig sa mga anak niya na nag-away kami. Siya ang nakikipag-away sa akin, pero ako hindi ko kasi pinapatulan, okay. Matanda na nga. Sige po, ito na ngayon sir, ma'am, si Sir Ray, nasa telepono na. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Reynaldo Kapalad. Sir Ray, magandang hapon. Magandang hapon, Sir Rapi. Opo. Sir, andito ko si Mrs. at 11 anniversary niyo na po pala ngayon. 11 years sir. Wedding anniversary niyo po. Oh, sir. Opo. Gusto niyo pa makausap si Mrs.? Ma'am, kausapin mo siya. Hello, De. Hello. Hello. Pakinggan mo muna ako. Nakarating ka na pala dyan, wala ka lang naman pasintabi sa akin na kung saan ka pupunta. Ikaw naman, ano naman ang ginagawa mo sa akin? Wala naman akong kasalanan sa iyo ah. Wala ka naman alam na nang lalaki ako. Ano ba ang nagiging kasalanan ko sa iyo na para iwanan mo ako? Tapos pinupost mo pa sa FB na ayaw mo na sa akin, maghanap na ako ng ibang lalaki. Bakit binubugaw mo pa ako na ganyan? Nakakakilala ka lang ng mga babae na, pakinggan mo muna ako, pakinggan mo muna ako please. Diba sabi ko sa iyo, wag mo nang gagawin yan dahil napagbigyan na kita ng una. Diba, anong pinagbigyan? Anong pinagbigyan niyo sa kanya? Yung una po na inuwi niya sa bahay nila, yung babae.
pinagbigyan mo siya, pinabihagin Ibig siya. Sabihin po, nang inuwi niya, parang pinatawad ko na po siya, na wag niya na ulitin. Sige po, ma'am, ganito para mapabilis tayo. Sir Ray, nasaan po kayo? Sa China, sir. Anong ginagawa niyo po dyan sa China? Nagbabakasyon lang, sir, sa pinsan. Pinsan? Ba't di kayo nagpaalam kay Mrs. kung kayo po'y nagbabakasyon? Biglaan, sir, at saka hindi ko sa makontakt, sir, eh. Aha. Uh-huh. Isang buwan niyo na po hindi makontakt si Mrs.? Sir. Pero bago kayo umalis papuntang China, ba't naman lang kayo nagpasintabi tulad sinabi niya na, oh, darling, punta muna ako sa China sa pinsan ko. Ba't walang ganong klaseng paalam? Biglaan, sir, at saka kwan. Ang balita po namin dito, sir, kayo raho ay merong chicks dyan. Pinamasayan daw kayo dyan, papuntang China. Wala, sir. Ang tanda-tanda ko na, sir, 73 na. Oo nga po, kung kailan daw kayo tumatanda, doon daw kayo lumalakas, sabi ni Mrs. Hindi, sir. Mahina na to. Mahina ka na? Hindi ko na siya kayang buhayin, sir. Hindi, ikaw na natang binubuhay ngayon, sir. Sir, 11-year anniversary niyo po ngayon, tama? Oo, sir. Wala ka man lang gustong sabihin kay Mrs.? Meron, sir. O, sige po. Kausapin niyo si Mrs. Batiin mo. Mag-sorry ka, sir. Sorry kung hindi ako nakapagpaalam dahil biglaan yung ibang anak ko, sir. Hindi alam, eh. Alam, huwag ka na magsisinungaling. Kasi kahit nandito ako sa Manila, alam ko. Sir, ako, makasin. Sir, kahit anong klaseng biglaan pa yan, meron ka naman talaga at merong time kung gugustuhin mo na makatawag ka man lang kay Mrs. kahit na on the way to the airport. Darling, ilang oras ba papuntang airport mula Ilagan papuntang Manila? 8 oras na agad yan. From Manila to airport, another 1 to 2 hours yan. Ang dami mong oras na makatawag kay Mrs. kung biglaan yan. O mag-text ka man lang. Di ba, sir? Tama ba ako? Oo, sir. Tama ka, sir. Oh. At pagdating mo ng China, pwede ka man lang mag-text sana. Oo, sir. O, ba't di mo ginawa yun, sir? Sa apura ko, sir, dahil maiwanan na ako ng flight, hindi ko na nagawang plan. Sir, tumawag. Sir, text man lang sana, pwede naman kung gugustuhin mo. Hindi ka naman maiwan ng flight kung magte-text ka lang. Siguro yung pagte-text, sir, mahaba na po yung 5 minutes kung magte-text ka. Kasi, sir, nung pa nag-expire na yung load ko, nung asa airport na ako. Nag-expire na yung load mo. Okay, sige. Kung nag-expire na yung load mo, sana nagpa-load ka. Kung meron kang ang pamasahe, may pera kang papuntang hindi, sir. Nasa airport na nag-expire, sir. Nasa airport nag-expire yung load mo. Oo, sir. Hindi ko alam na abutan ng expire. Oh, sige. Pagdating mo ng China, bakit hindi ka agad-agad nag-text na, darling, andito na ako sa China? Sir, hindi ko na na-edit ko yung number niya na abura, sir. Sir, okay. Kung na-delete mo yung number ni Mrs., makinig ka, na-delete mo yung number ni Mrs., bakit hindi mo tinext yung iyong anak, nakakilala naman ni Mrs., sabi mo sa anak, pakisabi nga dyan, kay Luisa, nandito ako sa China. Anak ko, sir. Tumawag yung isang anak ko, sinabi daw sa kanya na nagbakasyon ako sa China, sir. Sir, ang dami mo talagang palusot, ano? Lahat ng klaseng palusot, nasa iyo na, siguro pinaghanda mo ito. Sir, sir. Wala ka bang gustong aminin? Umamin ka na lang kasi para matapos ng problema mo kay Ma'am Luisa. Wala kang gustong aminin? Sir? Sir. Wala kang gustong aminin? Nasabi ko, sir, si Miss Luz. Ano pa? Nasabi ko nga sa sir. Oh, sige, usap kayo. Ma'am, hayaan mo siya magsalita. Sige, magsalita ka, sir. Pasensya na kung hindi ako nakapagpalam dahil nagagalit ka naman pagka tumatawag ko. Okay, yun lang, sir. At saka, sir, hindi ko na siya kayang buhayin. Hindi mo na siya kayang buhayin. Ikaw bang bumubuhay sa kanya? Noong unang sama nila, sir, and operator ako ng heavy equipment sa quarry. Maganda pa ang kita ko noon, pero noong kalaunan, hindi na ako pandahin nagkakasakit ako, sir. Alam mo, sir, may sasabihin ako sa iyo, makinig ka, mas matanda ka sa akin na malayo tayo ano, sa edad. Okay. Pero alam mo, napaka-irresponsable at napaka-selfish mong tao. Mawalang galang na sa'yo. Ang nasa isip, sir, makinig ka, ang nasa isip mo lamang ay yung kapakanan mo kung saan ka maligaya, kung saan uubra ang iyong LIBOG. Okay? Anong klaseng palusot yan, sir?
sasabihin mo, hindi mo na kayang sustentuhan yung misis mo, kaya hiwalayin mo na siya? F you. Nung may sakit ka, saan makinig ka muna, pangaralan kita, tanda, pangaralan kita. Nung may sakit ka, hindi kanya pinabayaan. Ando siya sa tabi mo. Okay? Hindi siya nagreklamo. Tapos ngayon, nung lumakas ka, anong ginawa mo? Sa halip na magpasalamat ka dito sa kanya, nang babae ka kaagad. Tapos ngayon, nasa China ka na, hindi mo na siya kayang buhayin, kaya ayaw mo na sa kanya. F you. Sir, napaka-stupido niyo po, sir. Ikaw na siguro pinaka-stupidong tatang sa lahat ng tatang sa buong mundong ito. Sorry, sir. Kung nagawa ko yun sa kanya. Tapos, sir, 11th year anniversary niyo. Eh, oo, sir. Sorry, sir. Kung nagawa ko sa kanya yun. Ma'am? Anong gusto mo sabihin sa kanya? Eh, nung nagkasakit ako, sir, ng grabe na naman, wala siya na. Nasa, andito na siya sa Manila, sir. De, alam ako, kahit tinatakbilo mo na ako, irerespeto pa rin kita. Ang sasabihin, makinig ka kasi tapos ka na nagsalita. Masalita ka talaga. May maasahan ka ba bang pag-uwi mo dito? May maasahan pa ba akong Rinaldo Kapalad? Kung babalik ka, wala na. Yun lang ang concern ko. Kasi tinatakwil mo na ako. Makinig ka muna. Pwede bang makinig ka muna? May maasahan pa ba akong Rinaldo Kapalad pagka umuwi ka galing sa China? Kung sino-sino ang mga kachat mo na sinisiraan mo ako, pinopost mo pa sa Facebook na iwanan na kita, maghanap na ako ng ibang lalaki, wala na bang magkakagusto sa akin? Bakit yun na lang bang iisipin ko, hindi yung kinabukasan? Bakit ganyan ka sa akin? Lagi mo na lang akong ginaganyan. Pinatawad na kita, lagi-lagi ganyan ang ginagawa mo sa akin, iiwanan mo ako. Pagkatapos pa, patawarin kita. Hindi naman kita inaaway, hindi naman ako nakikilalaki. Naghahanap buhay naman ako para sa atin. Dadalawa na lang tayo sa bahay eh. Pagkatapos iiwanan mo pa ako, makakachat ka lang ng kakrusonada mo. Wala lang ako na naghahanap buhay ako para naman may mapangbayad ako sa mga obligasyon ko eh. Anong ginagawa mo? Libog ang pinapairal mo eh. Makasarili ka, tama yun. Tama, makasarili ka talaga sa totoo lang. Wala ka nang ginawa kung hindi inisip mo yung sarili mo, hindi mo na inisip yung kapakanan ko. Tingnan mo nga, naopera yung mata ko, sir, eh. Yes, ma'am. Naopera itong mata ko, eh, ito ngayon, ito, hindi na po ito totally na makakakita. Eh, siya nga po ang pinalakad ko ng isisis ko nang dumating yung acknowledgement para maibigay na sa akin yung approval ng okay, pension ma'am, ko, sir. Para mapabilis tayo. Oh. Sir, sagutin niyo po yung tanong ni Ma'am Luisa, meron pa ba siyang aasahang Rinaldo Kapalad pagbalik mo rito? At kailan po kayo babalik, sir? Eh, kung babalik siya, di tatanggapin ko. Babalik siya? Ibig sabihin si Mrs. ang babalik sa'yo o ikaw ang babalik dapat sa kanya? Oh, sir. Pag umuwi sa Ilagan, sir, at kundi mag-usap kami uli. Okay, kailan ang balik mo rito, sir? Sa next month, sir. Next month? Next month, October? Hindi po. Next month, eh, isang buwan lang yata ang ano niya dyan, eh. So, next month ang balik mo? Oo, sir. Okay. Now, sige, pagbalik mo rito, may asahan pa ba si Mrs.? Eh, kung gusto niyang panser, di, pag-uusap kami sa bahay nila. Diretso mo, sir. Mas maganda diretso yung salita. Magpakalalaki ka. May asahan pa ba si Mrs.? Eh, panser, eh, kung nahihiya kasi ko doon sa mga anak na dahil sinasabi ng mga anak na siyang bumubuhay sa akin eh. Labo nito. Sir, hindi siya nagreklamo kung siya ang bumubuhay sa'yo. Ang masama nito, ikaw nagreklamo kasi hindi mo na siya kayang buhayin. Nakakalito ka, sir, eh. Nililito mo kami lahat eh. Dito, sir, lumilito yung tunay mong karakter. Isa kang mahinang marupok na lalaki. Walang kalatoy-latoy, sabi pa nga sa mga kalye, taong kalye. Ang tawag sa'yo, wala kang kalatoy-latoy. Sa Bisaya pa, wala kang kapuslanan. Hindi kang klaseng taong nirespeto kung tutuusin dito sa ginawa mo sa misis mo. Sorry, sir, ha? Sorry, sir, ha? Pasensya na. Mali itong ginawa mo, eh. Sir, pwede akong makapagsalita. Sandali lang. Sige po, sir. Sige, sir. Hello, sir. Sige po, sir. Sir Ray. Eh, kasi naman siya. Siya ang kusang iniwanan ako noong December. Hindi ko alam na magtatagal siya sa Manila. Siyempre, nanguhuli na akong mag-isa doon sa bahay niya. Umuwi na ako doon sa bahay ng mga anak ko. Di. Hello, sir. Hello. Di. Nung umalis ako sa bahay, alam mo yan. Binigyan mo pa ako ng 1,000 dagdag ng pamasahe. Ah? Anong ginawa niyo po sa Manila? Ba't niyo po siya... Naghanap ako, nilakad ko po yung isisis ko. Pagkatapos, naghanap ako ng trabaho dito, sir, kasi nag-resign na ako sa trabaho ko. Ah, okay. Opo. So, yun yung sinasabi niyo sa SSS niyo kanina pa, nababanggit niyo? Opo, opo. Ngayon, eh, de. Oo.
Oh, ngayon, ito tanggapin mo itong sasabihin ko sa iyo ha. Ikaw, magpakatotoo ka kasi bagka magsisinungaling. Ha? Alam mo yan, stress ako noon ng araw na yon. Ng mga araw na yon. Pagkatapos, bakit yung stress ko sinabayan mo? Babae ka agad ang pinili mo? Ano ka naman klaseng asawa naman? Wala ka ano, imbis na tutulungan mo ako bagong opera pa yung mata ko. Wala eh, hindi, inisip mo lang talaga ang kapakanan mo, inisip mo lang yung sarili mo. Alam mo ba yung ginagawa mo sa akin? Biro mo yan, naghihintay ako ng makakapaghanap buhay, mga obligasyon ko, alam mo yan. O pagkatapos, ganyan naman ang gagawin mo sa akin, kawalang hiya naman yun nung ginagawa mo sa akin. Alam mo ba, ayaw ko sanang pupunta dito, tanay nahihiya ako sa mga anak mo, dahil ginagalang ako ng mga anak mo. Laki ng respeto ng mga anak mo sa akin. O ngayon, pagkatapos nito pag-uusap natin, maghihingi na lang po ako ng apology sa mga anak nila, sir, para sa mga anak niya. Kasi alam ko ang nahihiya sila, ay alam nilang talagang pupunta po ako dito sa TV5. Hihingi ako ng apology sa mga anak niya dahil... No, you don't have to apologize to anybody. You don't. Wag. Pangit yun, ma'am. Ikaw na nga yung inagrabyado, ikaw pang hihingi ng dispensa. No can do. Wag. Please. Wala kang dapat hingi ng dispensa. Kung meron mang hingi ng dispensa, mga anak niya dapat. Kasi alam naman ng mga anak niya ang nangyayari eh. Dapat yung anak niya magsabi, Ma'am Luisa, pasensya na kung yung tatay namin nagkulang sa inyo. Ma'am Luisa, yung tatay namin nasa China. Imposible hindi alam ng mga anak niya na nasa China tatay nila. Alam na mga anak nila. Alam po. Pinagtatakpan. So why would you apologize to these people? No, don't. Don't. Kung may mag-apologize dapat sa iyo, itong si Rinaldo at yung mga anak niya. Okay? Opo. Salamat po, sir. Yes, ma'am. Huwag kang mahiya. Sila dapat ang mahiya sa iyo. Okay? Opo. Maliwanag. Salamat po. Thank you po, ma'am. Sir Ray. Sir. Pagbalik mo rito, mas maganda siguro, mag-usap kayo ng masinsinan ni Ma'am Luisa. Okay? At nakakahiya nga, sir, kung ako lang ang masusunod, hindi na dapat paabutin sa inyo. Anak ko yung si JT, sir, yung amoy Koreano. Ano pa? Anak ko yung si JT. Anak niya yung sir, si Jepoy, yung nag-witness noon na kwan. O, si Jepoy yung, Kapalad, anak niya na bunso yun. Napapanood ko nga po yun. Ano ngayon kung anak mo si Jepoy? Sir, sandali lang. Nag-name drop ka pa. Ano ngayon? What's in it for her and for us kung anak mo si Jepoy? For all we care, kahit pa anak ka pa ni Poncio Pilato. Okay, sir? Sir, pagbalik mo rito. Sir, pagbalik mo rito, huwag mong isama si Jepoy. Kayo mag-usap na masinsinan ni Ma'am Luisa. Oh, sir. Kaso, sir, hindi naman sa ata pauwiin yung amo niya. Dahil ayaw daw akong pandadawin yung amo niya doon. Sir, ganito sir. Pag-ayusin ko kayo, sir. Pumunta ka rin sa TV5. Pagdating mo rito, kung kinakailang sunduin ka namin sa airport, mag-usap kayo rito ng masinsinan. Okay, sir? Sir. Okay? Oh, sir. Sige po. Tatawagan namin kayo pag malapit na kayo parating din sa Pilipinas. Sasalubungin namin kayo. Tapos tawagan namin si Mrs. Pag-usapin ko kayo rito para magkaayusan kayo. Okay, sir? Magpakalalaki ka, sir. Okay, sir? Oh, sir. Balita ko, matapang kang araw, nakakatatlo ka pang araw sa isang araw eh. Di, ibig sabihin, malakas ka. Sir. Okay? Oo daw, sir. Kita mo? Oo. Yan ang pinagmamalaki niya, sir, sa mga babae. Yung kayang-kaya niya pang mag-3 round sa kama ng isang araw. Okay, sige po, Sir Ray. Asahan po namin, Sir Ray, ha? Sir Ray? Sir. Pagdating niyo po rito, usap-usap kayo ni Mrs., okay? Oo, sir. Sige, magandang hapon po sa inyo, Sir Ray. Ingat po kayo dyan. Ganun din sa iyo, sir. Magandang hapon. Ma'am Luisa, ingat din po kayo. Pagdating niya po rito, pag-usapin ko kayo. Okay, ma'am? Sir, magandang lang ako. De! Hello? Wala na siya, sir. Nandiyan ko ba? Ray! Sir Ray! Sige, nakikinig siya. De! Happy anniversary na lang kahit wala ka sa akin. Happy anniversary. Sir, binabati kanya ng happy anniversary. Maluha-luha po siya. Kanina pa nga po sa baba eh. No, kanina pa yun sa baba pag-interview. Sir? Sir? Mr. Kapalad? Wala, baka nasa heaven to. Kaya wala siya pakialam. Ma'am, lalo mo sinasaktan yung kalooban mo. Hintayin na lang po natin.
Pagdating niya ho, susundin namin kayo kung kinakailangan pag-usapin kayo, okay? Opo. Maayos po natin to. Saka maganda to, prangkahan na lang kung ano ba talaga ang gusto niya mangyari. Di ba, ma'am? Opo. Kaysa naman pinapaasa kayo. He's giving you false hope na wala naman talaga maasahan kung wala. Kung meron, meron, di. Sabihin diretso, okay? Opo, opo. Ma'am, dumuro ko yung puso ko kasi I know where you're coming from. Masakit po itong nangyari sa inyo. Kaya nga po, pinapangaralan ko siya kahit na gaano siya katanda sa akin. Maling-mali ho talagang ginawa niya. Okay, ma'am? Opo. And I sympathize with you. Sige po, ma'am. Usap ulit kayo next time pagdating niya rito. Okay? Ganda hapon po, madam. Opo. Maraming salamat po, sir. Okay, at kami po ay magbabalik, mga kapatid, samantala. Natatakot ka ba sa cyst tumor at mga bukol sa iyong katawan? Baka ito po ay malignant na, huwag nang hintayin pa na lumala pa. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay napatunay ng mga eksperto na makakatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pang klase ng bukol. Kaya uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Kaya mga kapatid, bumili na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito po ay mabibili sa mga suking butika nationwide. At ng Kumeya 3Q, siguradong quality, quantity at quick cook, masarap talaga. At ang bahagi rin pong ito ay niyatid sa inyo ng CDO Carne Norte, family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, at ng Cellboy, Cellboy is our boy, at ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, Pagoda 1 Minute Keratin with Argan Oil, at ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Mga mommies, ang number one CDO Carne Norte, 15.50 na lang ang SRP ng 100 grams. Meaty, malasa, at ang gisadong sarap na lalanghap. CDO Carne Norte, ang sikretong sahog ng madishkarte. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Livermarine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, Livermarine. Along with proper diet and exercise, masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Livermarine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Livermarine, gawa ito sa silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Livermarine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Livermarine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Livermarine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Livermarine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen ay may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko, relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Magbibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule, tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971. Buhok na frizzy? Hindi saucy. Buhok na dry? Hindi saucy. Buhok na walang buhay? Hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing
Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Matanong ko nga kayo, ano ang paborito nating ihanda pag may birthday? Binyag o kahit anong okasyon, walang duda, pansit, di ba? Kahit pang araw-araw na partner sa kanin, pag nakita sa karinderya, pansit ang pipiliin kaysa sa iba. Kaya kung gusto nyo ring makasiguro na masarap, malinis at de kalidad ang pansit na kakainin ninyo, isa lang din ang nakasanay na, Comeya 3Q. Mahigit 22 years nang gumagawa ng bihon, palabok at sutanghon ang Comeya 3Q. Mula noon hanggang ngayon, Comeya 3Q. Tayo. Kameya 3Q Bihon, Palabok at Sotanghon Noodles ay ginagawa sa pinakamalinis at ligtas na paraan. Meron po kaming HACCP certification at ISO certification. Tuloy-tuloy po ang paggawa natin ng masarap na pansit para sa mga Pilipino. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado. Dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Alright, we're back at umagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Happy birthday muna mga kapatid kay Faithful Joy Muego. Ganda ng pangalan, no? Faithful na Joy pa. Faithful Joy Muego, happy birthday. Happy birthday! And happy 18th birthday to Kate Eliana Valdez. Happy birthday! And happy 16th birthday to Kailin Alcantara. Happy birthday! And syempre magandang hapon sa kababayan ko si Windy Baguio Cosico. Happy viewing, lagi pala siyang nanonood. At ganun din kay Miss Nympha Kiatchon Moxley at saka kay Miss Elenita Maglaki na taga Hong Kong. Magandang hapon po sa inyo. At salamat sa patuloy na panonood sa amin. At maging si ano pala, Ramil Pimentel, sakay po siya ng UV Express na may plate number NVP345. Ayan, lahat ng mga pasero doon, nakikinig sa atin, maraming salamat. At saka nakamonitor din ang driver ng MAHK Trans, AEA. Ayan, sakay dyan si best friend Eric Arevalo. Ayan, driver ng MAHK Trans, plate number AEA6885. Okay. Ayan, happy birthday kay Dea Navarro Babilonia. It's her birthday today. Ayan, pamangkin niya ni best friend Eric Arevalo kay Dea Navarro Babilonia. And of course, belated happy birthday kay Ate Wilma rin. Happy Arevalo. Birthday! Happy birthday. At sa lahat ng mga nagbo-birthday. Happy birthday! Okay, so I don't, ano? Si Reynaldo. Ano ng update? Nasa Camyas, Quezon City lang. So hindi sa China. Chinatown. Alam mo kung paano nahuli? Kasi paano nahuli? Yung tunog sa kanyang cellphone nung tinawagan ni Odette, parang local lang kasi pag sa China ka, overseas, mm-mm, yung ring sa cellphone, mahaba. At yung parang bingi, mm-mm, yung tunog. Tama. Parang nasa lata. Mm-mm. Yung ring ng cellphone niya, yung pangkaraniwan. Uh-oh. So nung hinuli ko kanina, sabi ko sa kanya, sir, tinawagan ko na yung pangalan ng kumpanya. Oo, yes. Cellular company. Binola ko lang. Tinawagan ko na at sinabi na ikaw pala nandito lang. Amin agad. Umamin. Oo nga sir, dito lang ako. So wala siya sa China? On the way na po siya. Oo. Sabi ko sa kanya, dito lang siya sa... Punta ka na rito ngayon, mag-usap na kayo. Mm-mm. Sabi niya, nakabili na kasi ako sir ng ticket. Sabi ko, sa bus. Sabi ko, kansilahin mo na yung ticket na yan, bibigyan kita ng pamasahe, eroplano, papunta ng Kawayan. Mm, sabay kayo ni Mrs. Mag-eroplano kayo. Para mapag-ayos sila. Pumayag siya. Ayun. So, hintay okay. Na lang natin. Hintay natin. Hopefully, bago mag-4 o'clock, si Camyas na naman Reynaldo. Siya.
Kaya yan. Kaya pa yan. Mag-usap sila. Oo, bago matapos yung programa. Okay, kaya sige. Okay. Andito naman po si Miss Evangeline Umadhay. Okay. Si Mr. Den ang kanyang nirereklamo. Alamin natin kung bakit niya nirereklamo si Mr. Ulysses Umadhay. Ma'am Evangeline, magandang hapon. Magandang hapon din po, Mr. Tul po. Ano ang problema kayo, sir? Kasi po, yung husband ko po, hindi ko po alam kasi nagpakasal siya. Kasi balik Islam po siya din yung babae. Purong Muslim po. Ngayon po, nalaman ko lang po nung bumalik siya dito noong 27 po. Nakasal na raw po siya. OFW po siya? Hindi po. Dati po, yung babae po, OFW. Pero po siya, balik Islam. Opo, yung husband po. Pero nung kinasal po kayo? Hindi pa po. Hindi pa? Opo. Ay, bawal yun. Hindi pwede yung gano'n. Natanong na natin ito noon, Nins, di ba? Kailangan, nung kinasal kayo, pareho kayong Muslim, then pwede siya magkasal ulit. Oo. For the second time. Third time hanggang kaya niya, di ba? Kausapin natin si Mr. Umadhay. Mr. Umadhay, magandang hapon po, sir. Sir? Sir Ulysses? Sir, andito po si Mrs. Gusto mo muna makausap? Sige, usap, kausapin mo siya, ma'am. Oh, sige po, sir. Magandang ano po. Sige po, yan. Ma'am, kausapin mo siya. Hello pa. Oh, bakit ganyan? Ganyan nangyari na naman. Akala ko okay na tayo sa pag-uusap. Okay na nga tayo. Kaso di ba nangyari naman kahapon, alam mo, pinaalis kami sa bahay. Pero anong ginawa mo? Di ba kinuha na mo ng ticket yung babae para lumuwas? Bye. Dapat hindi naman ganun. Dapat inisip mo muna yung kalagayan natin. Bago yung babae, ako tinanggap kita. Nakikasal kayo, okay lang yun. Pero dapat naman pa yung ayusin mo naman ang sakit-sakit na nga nang ginawa nyo sa akin. Nagpakasal ka, hindi ko alam. Alam mo yan, huwag kang magsisinungaling. Nagharap natin si Mr. Tulpo. Ako ba? Nung kinasal ka, hindi ko alam, di ba? Nung bumili ka ng sing-sing, hindi ko rin alam. Nung kumuha ka ng ticket, hindi ko alam. Nung umalis ka, nung 21, nakita kita, marami kang pera. Iniwanan mo ba kami ni Cinco, di ba? Hindi, sagot mo, hindi mo pera yan. Kay Pop Vincent yan. Si Hazel lang binigyan mo 200 baon. Alam mo bang wala kami kapera-pera noon, hindi mo kami iniwanan. Tapos, nabalitaan ko na lang, ikinasal ka na dyan. Noong 21 na nag-flight ka, di ba, nag-text ka, humingi ka ng 100,000. Sabi ko, wala tayong kukuhanan. After that, 30 minutes, tumawag ka, 50, naging tawa. Dahil sabi mo, nilagay ka sa liblib na lugar. Siyempre, natakot ako kahit ganyan ka, asawa kita, nag-aalala ako. Tumawag ako sa mga kapatid mo, di ba? Nangingi ako ng tulong, di ba? Pinadalang ka namin, nangutang kami kay Kuya Jutay. Dahil sabi mo, hindi ka makakauwi. Ayun pala, ginamit mo lang sa kasal mo. Sabi ko sa iyo pa, yung totoo naman sasabihin mo sa akin. At saka gusto ko, bago nyo naman gawin, sabihin mo muna, hindi tapos na eh. Hindi mo kasi nararamdaman nyo sa akin. Alam mo ba, para na ako maluloka, kakaisip. Pero ikaw, hindi mo ako iniintindi. Hindi nyo ako inaano mo yung babae. Gusto mo makaluwas? Dahil uupa kayo, magsasama kayo. Di ba yun ang sinasabi mo lagi? Masakit pa. Hindi ko na matiis, hindi ko na kaya. Wala akong mapuntahan, wala akong masabihan ng sama na loob ko. Gusto ko na magpakamatay, pero ano, naalala ko si Hazel. Gusto ko makatapos. Di ba nagre-reklamo na ano sabi niya, ma, hindi na ako makapag-concentrate ng pag-aaral. Kasi kayo ni Papa, lagi kay away ng away. Kasi po second year college po yung anak kong babae. Ilan po anak nyo? Dalawa po. Yung bunso ko po, engineer. Gusto ko makatapos kasi siya, kaya ayokong masira. Sir Ulysses. Yes, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Sir, ba't ganun po yung ginawa nyo, sir? Pinangutang niya pala kayo ng pera para mabigay po yung hinihingi nyong 50,000 from 100 to 50. Yung pala, ginamit mo lang pala pang pakasal sa ibang babae. Napakasakit nun, sir. Sobrang sakit. Hindi naman po, sir, na ganang 100,000 ano ko sa kanya. At hindi naman ang kausap ko dyan, yung kapatid ko. Pero sir, tinaydur mo siya. Sabi mo, ikaw ay nasa liblib na lugar. Ikaw ay nasa alanganin sitwasyon. Hindi kaya po, sir. Ipinangutang kanya ng pera para mapabadalan ka kung ano man yung emergency mo. Yung palang emergency mo, magpapakasal ka sa ibang babae. Ang sakit noon, sir. Wala nang sasakit pa. Mas hindi masakit po, sir, to kanina. Alam nam, adding insult to injury. Mas masakit to kaysa kanina ng kaso natin. Di ba, ano po yan, sir? Alam naman niya po yan na magpapakasal ako.
Alam niyo ma? Umingi nga kami ng paspas sa kanya at pumayag naman siya. Hindi pa. Paano? Diba? Kaya naman ako, sinabi mo, ilang beses kita tinitext, wala kaming kasalan nangyari dahil bawal. Dahil bawal. Ganun na lagi mo sinasabi pa. Diba, pero that time, bakit noong 27, bigla ka na lang kinasal? O, diba? Kung hindi totoo yan, dapat uuwi ka, hindi ka kasal. O, tingnan mo, ginawa mo pagsisinungaling sa amin. Niloko mo ako, diba? Masakit yun, ha? Ako wala na imig. Dahil ako, hindi naman ako nakapag-aral. Ano sinasabi mo lagi? Bobo ka, tatanga-tanga ka kasi. Hindi ka tulad yun na pang-asawa niya ngayon. OFW siya. O, diba? Ano sinasabi sa akin doon? Tanga-tanga ka naman. Ganyan na asawa mo, pero nananatili ka pa rin, nakikisama ka pa rin sa kanya. Kaya sabi ko kasi nga, ayoko, Mr. Tulpo, masira yung pagsasama namin. Nanay ko po at tatay ko hiwalay. Ngayon, ayoko po mangyari yun kasi may anak po akong dalaga. Pero siya po yung nagpakasal na. Po? Nagpakasal na po siya sa ibang babae. Noong 27 po sila kinasal nito lang, noong August po. Tapos kami Islam. Kasal din po kami, opo. Pwede ko kayong kumonsulta sa abogado tungkol dyan. Kasi na meron na tayong nakausap noon, may ganitong kaso noon. Na tinanong natin ata si Attorney Paul. Attorney Paul din ata. Hindi pwede yon, Sir Ulysses. Kung hindi pa nako-convert yung kasal sila, diba? Oo, kasi nung kinasal kayo ni Mrs. Evangeline Ubad High, hindi ka pa Muslim at that time at hindi pa rin siya Muslim at that time. So nakasal kayo sa Kristiyano na marriage. Ano po, ceremony? Opo, sir. Okay. So ngayon, nagpa-convert ka sa Islam para lamang ikaw ay maikasal po the second time. Ginamit mo yung hindi Islam. Po, hindi po, sir. In this way, magagalit pa sa iyo mga taga-Islam sa pinanggagawa mo. Hindi po, sir. Ngayon. Hindi po ganun. Kasi kung so peke ka, yun. Kumbaga, nagpa-convert ka para lamang makasal ka. Hindi gano'n, magpa-convert ka sa Islam dahil gusto mo talaga maging Islam. Yes po, yes, gusto sir. Mo talaga yung reliyon ng Islam. Yes po, sir. I-embrace mo yon dahil maganda sa kalooban mo na pumasok sa Islam. Hindi yon. I-embrace mo yung Islam dahil gusto mo lamang madagdagan yung LIBOG mo. Hindi po, sir. Hindi po ganun, sir. Kung iisipin nyo po, sir, kung titingnan mo yung way, matagal na po ako nag-convert sa Islam. So, kung talagang ako balak na mag-asawa muli, hindi kami aabot ng 21 years na nagsasama. Okay, kayo ho ba dati ng Muslim, sir, ba, nung kinasal kayo ni Evangeline? Di bali yung father ko po. Father mo, pero ikaw hindi. Opo, opo. Di bali... Oh, kaya nga, hindi ka pa Muslim noon nung kinasal ka kay Evangeline. So, sir, yung batas ng Kristiyano, ang iral dito sa inyong kasal at hindi ka pa pwedeng hindi ono yung pakasal mo ngayon dito sa pangalawang beses. Awo. Di ba, sir? At saka, sir, may nakausap na rin ako na imam pa nga na kasamahan ko dahil sa Channel 4. Hindi ho pwede yung ganun na papakasal ka sa pangalawang babae, magpapakonvert ka sa Islam, kasalanan po sa Islam yun. Ginagamit mo yung Islam sa kalokohan. Di ba, sir? Sa akin po, yung layunin ko po, hindi po kasi... Sir, kung malinis ang layunin mo, sir, mag-Islam ka muna. Pagkatapos, kung ikaw Islam na, then talagang dapat intindihin mo, unawain mo kung ano talaga ang teachings ng Islam. And then after that, only then, pag naunawaan mo na ng gusto, then pwede ka na magpakasal ka, first wife, and ipakasal ka second wife, third wife, okay na yon. Pero kung ikaw yung Kristiyano na magpakasal sa yung first wife, and then later on sabi mo, gusto ko makasal pangalang beses, pero bawal, mag-Islam kaya ako para maging legal na yung pagpapakasal ko for the second time. Bawal yan, sir. At saka magagalit sa isa rin mga taga-Islam. Apo, apo, sir. Di ba, sir? Apo, apo. So, anong desisyon mo ngayon, Mrs.? Ang gusto ko lang, Mr. Tulpo. Gagawin ko yung obligasyon na sinasabi niya, yung hinihingi niya po, sir. Okay, para, sige. Para wala na po kaming usapan ganun na lang, ganyan. Mr. Tulpo. Okay, so ma'am, hindi ka na maghahabol doon sa magdidemanda siya. Hindi, okay, yung susento lang. Opo. Okay, wala pa siyang binibigay sustento. Wala pa po kasi nanghihinga po ko sa kanya. Sabi ko, pinalalayas na naman kami pero inuna po niya kahapon. Nagpadala siya ng ticket doon sa babae. Kami po hanggang 11 na lang. Wala po akong makuha na ng pero wala naman po akong trabaho kasi siya lang po yung inaasahan namin talaga. So, ilan lang yung dalawa po? Ilan taon po yung panganay? Yung panganay po,
20 na. Pero nag-aaral pa rin? Hindi na po. May asawa na po siya. Ah, okay. So wala na siyang obligasyon doon. Apo. Yung bunso? Second year college po. Birthday po kahapon kaka 19 lang po niya. Okay. So yun, may obligasyon po siya doon. Paaralin niya hanggang sa magtapos. Opo. Makapagtapos. Sa inyo, wala na siyang obligasyon kung tutusin. So, sir. Opo, sir. Opo, so, supportahan niyo po yung nag-aaral yung anak, sir? Opo, sir. Sinusuportahan ko naman po yan, sir. Hindi, sir, dapat sapat na suporta yung kanyang tuition pay, yung kanyang board and lodging, yung kanyang mga pangangailangan sa eskwelahan, damit, lahat, pagkain. Yun, sir. Yung eh. Po, Mr. Opo, opo. Wala pong problema dun po, sir. Inasama ko, hiningi ko lang po pambili ng laptop. Minura niya pa kami. Pero nakapag-dory po siya ng malaki doon. Doon din sumama ang loob ko eh. Laptop lang para sa bata? Opo, doon sa anak ko. Wala. College, opo, sa pero dory meron. Pasensya na po. Basta mumura, sabi, ano pa kayo? Wala akong pera. Magsikap nga kayo. Mag-ano dyan. Okay, asa na asa. Ba't nag-asawa pa siya ng isa kung hindi niya kami kaya? Tama. Hindi niya po kayang buhayin, di ba po? So sir, kailan mo ipapadala yung suporta para sa anak mo, sir? Sir Ulysses? Di ba ni pagka-sahod ko po, sa ngayon kasi wala pa po ang sahod eh. Ano bang trabaho niyo ngayon, sir? Nakaraan ho, sumahod po ako eh. Maliit lang po naman ng ano bang trabaho sinahod nito? Ko. BMS operator po dyan sa Makati. Ano siya? BMS ano operator. Po yung BMS? Hindi ko po alam yun eh. Saan kayo nagtatrabaho, Sir Ulysses? Di bali dito sa Makati po, sir. Okay. Sir, ganito ano, ibigay niyo po yung pangalan ng inyong kumpanya. Kami po ang kukontak sa kumpanya and then gagawin po natin salary deduction yung pong ibibigay ng suporta para sa bata at pipirma po kayo, pipirma po yung inyong HR, inyong accounting na pag tuwing sweldo, kung magkano na pag-usapan nyo sa barangay, yun po ang mapupunta diretso sa anak ni Mrs. Ninyo ni Mrs. Okay, sir? Okay po, sir. Okay. Wala pong problema po, sir. Sige. Ganun gagawin na natin. Pasensya na po, sir. Pasensya na po sa nangyayari. Well, wala kayong kasalanan sa akin, sir. Ang kasalanan nyo kay Mrs. Gusto nyo, sir, kausapin si Mrs. one more time? Sige. Sige po, sir. Sige. Para sige, usap kayo. Matapos na. One more time. Kaya ko lang ito ginawa. Kasi ikaw, hindi ka naman nakikinig sa akin. Ginagawa-gawa mo pa rin ganyan. Lagi na lang yung babae. Lagi na lang yung babae. Binibigyan mo. Atensyon. Kami ba mula na nakilala mo? Ginanyan mo kami? Noon, okay ka. Bait-bait mo sa amin. Hindi ka madamot. Pero nung nagkakilala na kayo ng babae na yan, nag-iba ka na. Hindi ka nakatulad dati nun. Ngayon nga, ni hindi mo na kami mabilihan. Galit na galit ka pa pag nangihingi ako sa'yo. Pero ang dami-dami mong kip-kip na pera. O diba, alam mo naman, aalis na kami. Pero anong ginawa mo, binila mo pa ng ticket. Tinanong kita, magkano? Sabi mo, 3+. Yun lang ang mura. Dapat inisip mo muna pa yung kalagayan namin. Dahil yung babae, kahit anong oras magkapera ka, pwede mong padalang kami ba? Ma-extend ang pag-alis? Hindi, papalayasin na kami. Alam mo naman yan. Yan ang kinasasama ko sa inang loob. Pagdating sa babae, umungot sa'yo, bigay ka na ng bigay agad. Yun lang, kaya yan na lang gawin natin. Gusto ko mag-iwalay tayo ng maayos. Walang guluhan, hindi ka na pupunta sa amin, hindi na rin kita papakalaman, hindi na rin kita ite-text. Kung magbibigay ka sa anak mo, bigay mo kay Hazel, kaya padala mo. Ayoko na pa, pagod na ako, kung alam mo na, para na akong maluloka. Hindi mo lang alam yun. Okay. Sir, meron kang gusto sabihin kay Mrs., sir? Wala naman sir, kasi lahat naman nasabi ko na po sa kanya. Oh, sige po. Kaya... sige po. Sige po. Sir, mamaya po, off air, kunin po namin lahat ng detalye tungkol po sa inyong work at saka pagharapin ko kay sa barangay at doon kay magpirmahan. Okay, sir? Okay po, sir. Okay po. Salamat po, Sir Ulysses. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ma'am, put it sa kabilang booth. Kunin natin na yung impormasyon niya sa trabaho. Opo. And then... after that, sa barangay po, magpipirmahan kayo. Kasama po yung taga-work niya. Dinala ko na po siya. Mr. Tool po, nung nakaraan, binaliwala po niya. Sabi niya lang po sa barangay, hindi niyo kaya. Anong bibigay ko? Wala naman ako bibigay. Hindi, kaya nga ma'am, direkta na tayo sa employer. Kayo na po mag-aano. Opo, yung employer dapat pumayag. Siyempre, with his authorization. Thank you po. Pumayag naman siya. So, ang mangyari ma'am, tuwing sweldo, matik, yung pong employer niya magbabawas ng pera apo sa kanyang paycheck at idediretso na po sa anak nyo. Salamat. Pero siyempre dapat pumayag siya. Gagawin natin ng paraan na para pumayag siya. Salamat. Kasi pag po pumirma siya sa isang authorization na para sa kaltas na yon,
then maobliga yung employer na gawin yun. Apo. Hindi okay. ko na lang nga din po pinahayag na nanakit po siya. Ayoko na rin po kasi ng gulog. Binubugbog po niya ako. May mga video ako. Pag po nag-aaway sila nung babae, ako po pinag-iinitan. Ay, hiwalayan mo na talaga kung gano'n. Ang bubugbog. Ay, wag na. Inala nga po gusto ko para hindi na po niya kami guguluhin. Oo, kung kasi nananakit. Kasi may anak po akong dalaga. Gusto ko makatapos. Dalila na lang ang pag-asa. Ito na po yung second year college. Opo. Sige computer po. Engineer po sa TUP po. Ayan nyo po ma'am, pag nakapagtapos, gagandang buhay nyo dahil opo. Malaki po ang sweldo ng mga dati po hindi po ganyan. IT. Mabait po yan si Ulysses. Mula lang po na nakilala niya yung babae. Nag-iba na po siya ano talaga. Ano yung Kristiyano po yung babae niya o Muslim? Muslim puro po sa Sultan Kudarat po. Okay, sige po. Sige, ma'am. Sige, punta tayo sa kabilang boat. Papasalamat po ako sa inyo. Marami. Tsaka po yung dati natulungan nyo rin po kami. Naripan po namin yung pera namin doon sa ginawa po namin bahay. Hoy, salamat po, ma'am. Ako kayo po yung nagtulong sa amin noon na sa San Pedro, Laguna pa po kami. Ay, salamat po. Salamat po. Anytime, balik lang kayo dito, ma'am. Ayan, sige, punta tayo sa kabilang grabe boat. Grabe po lang yes, sakripisyo ma'am. Nini, ma'am Evangeline. Okay, salamat po. Salamat, Nay. Yes, oo. Okay. Okay, sige po. Mas masakit itong nangyari sa kanya. Hindi, no? Pero, iba talaga yung sakripisyo. On the other hand, kung nananakit pala itong si lalaki at binubugbog siya palagi, eh dapat magkahiwalay na sila. Oo. Ipaubayan na niya sa iba. Walang karapatan ang sino mang lalaki, sino mang boyfriend, sino mang asawa na saktan ang kanyang kasintahan, ang kanyang misis. Walang dahilan na pwede maibigay, may justify na para makapanakit ang isang lalaki ito sa isang babae. Unacceptable, unforgivable. Period. Wala nang iba. Okay. Okay, at kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantala, andito na po ang Santon Plus Herbal Capsule, mga kapatid, na makatutulong sa inyong karamdaman at kung nakakaranas po kayo ng infeksyon sa inyong katawan o baka naman na humihina na po ang inyong immune system, uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito po ay napatunay ng mga dalubhasa na may immunostimulant properties at mabisang herbal antibiotic na lumalaban sa mga viruses at bacteria. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay ni-endorse din po ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TV pneumonia, diarrhea at skin diseases. Kaya uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili po ito sa mga suking butika nationwide. At ang bahagi rin pong ito ay niyatid sa inyo ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ang atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan
pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Alright, we're back. At gusto lang isorpresa ni Ate Tess Borlongan kasi idol, grabe daw yung mga pinsan niya sa DSI Warehouse, especially sa RC7. Grabe mga addict daw at fanatics ng programa nyo at naaaliw. Gusto niya isurprise. Thank you. Good news tayo. Ito naman ang very good super news talaga. Super good news. Super. Matitindi. Yung nagsoling bayani, matindi rin yung may-ari niyan. At ang laman niyan, sige. Alam mo kung magkano lahat-lahat. Malaki. Huwag na muna lahat-lahat. Umpisan muna natin sa 7,350 pesos. Okay. Meron din siyang Hong Kong dollar na 4,020 Hong Kong dollars. Okay. That's times 0.6 ba? And then 5,300 pataka. Ano yung pataka? Sa Macau. Macau. Plus, ito ngayon. Plus diamond necklace. Yun ang malaki. Pinakamatinding laman. Ibigay mo na muna kay Ma'am Maria Isabel Veloso. Yung nagsoli ni... Oo, yung bayani natin bayani. Si Miss Jennifer R. Hidalgo. Isa siyang beauty consultant at Everbilena Cosmetics. Wow. At yung may-ari naman, si Ma'am Maria Isabel Veloso, isang civil servant at Macau Law Bureau. Okay. Matindi. So ma'am, paki-check muna yung wallet nyo. Yes. Nanginginig si ma'am sa tuwa siguro. Sorry, I'm so nervous. Sa tuwa, siyempre. Ma'am, paki-bilang. Yes. Baba nyo muna envelope, ma'am. Si ma'am, parang ready agad mamigay ng reward. Sorry, mamaya na muna, yan. Bilang nyo po muna yung paki-inspect yung diamond. Ah, foreigner daw si ma'am. Oh, okay. I'm sorry. Can you check to make sure everything's in there? Yes. The diamond yes. necklace? Yes. Okay. My diamond necklace there? Is here. Yes. Okay. I put it here. Can you show sure. it to us? Yes. Yeah, that's yes. the diamond necklace. That's the You're diamond. You're trembling. Why? You're excited? I'm so nervous. And you're so nervous. And I'm not expected that I really can able to found it back. Okay, and that's good. And this is the gift of my husband for me. It uh-huh. has a special meaning. Oh, okay. Yeah. It has a very high sentimental value because yes. it's a gift from your husband. Yes. And, okay, aside from the diamond necklace, yes. Can you check your Hong Kong dollars? Yes, sure. Okay. It's all here. It's all there? Yes. 4,020 Hong Kong dollars? Yes. And then the pesos, 7,350? Yes, correct. And then the pataka, 5,300? Yes, correct. There you go. So it's everything's there, right? Yes, thank you. And you know what? Right next to you is our hero. Amen. She's a hero. Amen. Amen. Yes, she's really a hero. Would you like to say something to her? Thank you, Miss Jennifer Hidalgo, beauty consultant, Everilena Cosmetic. Okay. Yes. Ma'am, saan niyo po napulot to, Ma'am Jennifer? Actually, yung asawa ko po yung nakapulot sa kalsada po sa may Molino Bacoor. Si Mister? Opo, si Mister ang bayani, pero pwede na rin. Nagmumotor po kasi kami noon. Ah, kayong dalawa. O, ikaw ang bayani din. Okay. Tapos? Sabi ko sa kanya na, yun nga, balik po namin kasi... Saan niyo po nakita? Sa kalsada po. Umuulan po nung time na yun. Gabi. Nakatiwang lang doon. Opo. Buti kayo nakapulot. So ngayon, chinek nyo. Opo. Pag-check nyo, nakita nyo yun, mga laman. Opo. Sinerge po namin yung FB account nila, pero yun sa asawa lang po niya yung nakita namin. Hindi po nagre-reply eh. Okay. Tapos yun, nung day off ko po, pumunta kami dito. Twice na po kami pumunta, yung second. Yun po yung nag-success kasi hindi po kami naabutan po ng cut-off. Ah, okay. So ma'am, bayaning-bayaning kayo. Oh, sobrang nanginginig siya. Nakita niyo yung kamay niya? Nag-tremble siya kasi hindi niya pala in-expect na masasoli pa. Kasi lalo na yung quintas daw, yun ang may mataas na sentimental value dahil regalo ng mister. Naiyak siya, oh. Si ma'am naman naiyak. Pareho kayo naluluha, no? Naluluha ka rin sa tuwa dahil nakapagsoli ka, ma'am, ano? Opo. Kasi sir, malilimo sa mata ng tao. Pero sa mata ni Lord, hindi. Kaya... Tama. Maganda yung ginawa mo. Alam mo, napasaya mo siya, ma'am. Oh, sobrang tuwa niya, oh. Kita mo, kanina pa siya, tawa ng tawa. Sobrang tuwa. Naiyak siya. Oh, nag-iyaka na silang dalawa. Oh. Okay. So, she's a hero.
Amen. Amen. Yes, she's a all hero. Right. Okay. And I would like to thank you, the TV5 also, because never give up to find me as a foreigner. And I want to thank you, God, also, for sure. You're very welcome. Thank you so much. You're more than welcome, ma'am. Anytime. Okay, now bigyan natin to cash reward kay Ma'am Jennifer. Palabas mo po, ma'am, nanonood sa ating 80s Healthcare Corporation, yung ating sponsor. May gawa ng Robust, pinaastig sa Robust Extreme. Ano pang regalo niya? Of course, 1,500 pesos worth ng ATC products at may kasama pong car mount holder mula sa Cellboy. At syempre, ang Kumeya, salamat sa Kumeya 3Q, masarap talaga. Si Ms. Jennifer Hidalgo ay isang beauty consultant ng Ever Bilena Cosmetics. Ayun. Kaway po kayo. Gusto kayong batiin, ma'am? Batiin nyo. Mga customer ninyo? Apo. Sige po. Bayanin naman kayo eh. Sige. Sorry po, hindi ako na-attend kasi sa meeting namin dahil po pumunta dito, baka mapagalitan ako sa office. At least, gumawa ka ng kabayanihan, hindi ka papagalitan. Kabayanihan po itong ginawa mo. At saka, very proud sa iyo ngayon yung Ever Bilena Cosmetics dahil sa ginawa mo. Di ba? Sumikat pang pangalan nila. O sabihin, isa sa mga membro ninyo ha, dyan sa Ever Bilena Cosmetics, bayani, huwag niyong pagalitan. Kapag... pumunta niya sa inyo. Okay. Okay. Kasi mukhang merong gift siya. Can I afford her also because I really want, I appreciate a lot what she has done. Wow. Thank you, ma'am. Ayan. O, buksan mo, ma'am. Para makita ng mga netizen kasi interesado mga netizen malaman. Kung... sige. Buksan mo, pakita mo sa mga netizen. Binigyan ho siya ng regalo, reward. Ay, thank you, ma'am. Wow. Pakita sa netizen. Oh. 3,000. 3,000 pesos palakpakan. Palakpakan natin. Ayun. You're very generous. Mama Maria Isabel Veloso, you're very generous. Thank you so much, sir. Thank you so much. You're from Hong Kong? Macau. From Macau. Yeah. Salamat po. Okay, salamat po. You're civil servant and Macau Law Bureau. Oh, you're a lawyer? No. I'm just a civil servant. Okay. Just a secretary. All right. So you're here on vacation? Actually, my kids are here. They decide to want to enroll here in the Philippines. They love Philippines. Oh, that's nice to hear. Yes. Okay. And I love here also. I love Philippines also. Oh, thank you. And Filipino love Macau. There are so many OFW in Macau. Salamat. Mabuhay. Thank you. Ma'am, bayani. Ang ating bayani si Ms. Jennifer Hidalgo. Thank you po, ma'am. So far siya na atang sumakum laude. Sa ngayon. Sa batch 67. Pakikumusta na rin po kay Mister. Pareho kayong bayani. Sana po, pagdating po ng awarding ceremony next month, sana isama niyo po si Mister. Pwede? Opo. Ay, wala salamat po kasi magbabantay ng bata. Anyway, bigyan naman namin kayo prior notice para makapaghanda po kayo. Sama niyo po si Mister, okay? Thank you po, ma'am. Thank you very much. Thank you. Okay. Very good news nga talaga, Idol. Sobrang good news. Sobra talaga. Okay. At batiin kasi ko kanina puro iyakan sa sama ng loob. Ngayon iyakan sa sobrang tuwa. Extreme kasi kuminsan dito mga kapatid. Kaya nga eh. Nagkakabaliktaran. Kanina umiiyak ang sama ng loob ng mga nagsusumbong at umiiyak. Ngayon naman umiiyak. At is ansaya. Good news naman. Tears of joy. Okay, batiin ko muna, Idol, ito. Lola ito ni Ranette Pelazar, yung ating kasamahan dito si Ranette sa IT. Happy birthday daw kay Estela Agapito Veras of South San Francisco, California. San Francisco, California, the Bay Area. Yan, South San Francisco, California pala. Okay. A very beautiful place. Si Lola Estela Agapito Veras. Ayan. At syempre, magandang hapon kasi nasa taxi ngayon si Dean Edna Bernabe ng PUP. Oh, mga taga-PUP. Palapakan natin mga taga-PUP. Magandang hapon. At isa pa kay Sherry Roman naman ito pag-greet daw, Florante Valeramos Jr. ng Wind Germ Transport. Everyday, walang pala nakikinig sa atin. Thank you. Teka muna, dati-dati marami tayong mga PUP na mga nagpa-practicumer. Meron bakit? Tayo ngayon. Kaya lang, mga nagtithesis. Okay. Kaya this week, nagpaalam sila, wala tayong... Masisipag yan, mga taga-PUP. Masisipag, oo. At lahat naman ng ibang school. Well, of course. PUP rin. Palapakan natin ulit yung PUP. Oo. Direct, mga taga-PUP. Para sa inyo yan, mabuhay kayong lahat yan. Okay. Okay. At ito si ma'am, malungkot naman to. Mary Jane Mirabueno, oo. Ito na naman tayo, parang ano to eh, when it rains, it pours, Idol, di ba? O ito, nire-reklamo niya si Mister. Nako. Hindi lang si Mister.
si Bienan pa. Oho. At si kabit pa ni Mister. Oho, tatlo ang nilaglamo kanina. Tatlo, hindi lang isa. Lang. Oo. Eto, tatlo. Buhos. Ma'am Mary Jane, magandang hapon. Magandang hapon po, sir, ma'am. Ano pong nangyari sa inyo ni Mister? Nangyari po kasi sa amin nung time na hindi ko pa alam na may babae siya. Bali kasi, nag-alok po siya ng kasal sa amin, sa akin, sa magulang ko. Nagumawa siya ng waiver na sa katunayan, desidido na po siya na pakasalan ako. Kasi, kailan po kayo kinasal? March 3, 2013. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5 years. Opo. Pero sir, may ano po, may anak po kasi kami na ano, minor pa po kasi ako noon, bali, kaya hindi pa po kami nakasal noong time na yon. But anyway, sige po, ano pong problema? Ba't po kayo napunta? Napunta po to sa ano, kasi hindi ko pa po alam na naglolo ko siya, sir. Kasi gawa ng, pag pumapasok siya sa trabaho, na hindi na siya totally nagsusuot ng brief. Bali, boxer, slaps. Teka muna, napapalayo tayo. Anong kinalaman po sa hindi siya sumusuot ng brief kung pumapasok sa trabaho? Kasi po, sir, nagtataka ko. Ngayon, tinanong ko siya, anong nangyari? Anong nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka nagsusuot? Tapos okay. Sabi niya, kasi daw po, sir, nangangati daw siya, hindi na siya komportable. Tapos po... Hindi ko maintindihan pa rin. Lalaki ako, ano? Pero pero pag mas matindi pag walang brief. Wala tapos, po. Ano ba siya? Nagpapalda pa ang suit niya? Hindi ko po alam, sir. Nagpapantalon siya? Kasi nung time na po na yon yung babae, katrabaho niya. So, ma'am, anong connect doon sa... Bali hindi po, niya pa kusuot ng brief sa pambababae niya? Bali po, sir, kasi na-detect ko na meron siyang babae. Noong... Din nagkaroon kami sa barangay ng pansamantalang hiwalay. De, pero anong connect ng brief, ma'am? Kasi yun na po yung inuumpisahan eh, na gumagawa siya ng ibang paraan. Pero sa totoo lang po, sir, hindi ko pa po natuklasan na may babae. Parang ano ko lang yun, pakiramdam ko lang. Kasi nung time... Kasi hindi siya sumusot ng brief, kaya nagduda ka na ng babae ito. Oo, hindi yun po. Hindi ko mag-gets niya. Kaya nga, anong hindi ko makikita yung connection ng kasi, lalaki na babaero kasi, at hindi sumusot ng brief. Ganito po kasi yun, sir. Bali, nung time ng December, di may nag-text sa amin. May nag-text sa kanya kung may 13-month na daw po siya. Okay. Ngayon, tinanong ko siya. Sabi ko, sino yung nag-text sa'yo? Bakit ganyan yung tanong? Sabi niya, hindi niya daw po alam. Tapos ngayon, nakabasag daw po siya sa store. Humingi siya ng pera. Ngayon, sabi ko sa kanya, dalhin mo yung items, babayaran natin yung nabasag mo doon. Yes, ma'am. Pero dapat may resibo. Ang binigay niya resibo sa akin, handwritten po niya. Tapos, yung 13-month niya, sir, di nagbibigayan po, di ba, ng 13-month pag Pasko. Or before December 25. Sabi niya, wala daw binigay po yung company na 13-month. Okay, so nang bababae siya, tapos hindi pa. Tapos binubukulan ka pa sa pera. Opo. Yun po pinakareklamo nyo. But pati si Bienan po nadamay. Opo, kasi sir, kinonsinti niya po yung babaeng tumera doon sa bahay nila. Okay. Nagkaanak po. Tapos itong girlfriend niya ngayon, si Tessany. Opo. Sige, sinong gusto mo unang kausapin? Si Mister. Opo. Sir, Mirabueno, magandang hapon po. John Denver, sir. Hello. Mister Mirabueno, magandang hapon po, sir. Andito po si Missy, sir. Yes, sir. Na nahuli niyo raw kayo ng bababae kayo kasi hindi raw kayo sumusuot na ng brief. Ano po? Nandito po si Mrs. Inareklamo kayo. Ano po, sir? Sabi niya, sir, una, ng bababae ka, sir, pangalawa, sir, hindi ka pa nang bibigyan ng pera. Sir, ang reklamo po ni Mrs. ng bababae raw po kayo, tapos hindi pa kayo nagbibigay ng pera. Sustento sa kanya. Sir. Hello? Hello, sir. Hello, ma'am. Hello po. Sir. Topic, sir. Apo. Sir. Ng bababae po kayo at saka hindi na kayo nagbibigyan ng pera. Kay Mrs. Sir, kanina hindi nagbibigyan ng pera, sir. Yung 13-month penura po, hindi nyo binibigay sa kanya. Sir, may usapan na po kami last na sa may barangay. May kasulatan na po kami regarding sa assistance ng mga bata. Ah, meron na po. Meron na po, meron, sir. Meron po. 5,000 po yun. 5,000 yun, sir, monthly. Bukod meron na pala. Kailangan ng mga bata sa eskwelahan. Ah, meron na pala. Yung hindi ko pa po yun, sir, alam. Tapos dun po sa, ano, sa 13 month po, binibigyan ko yung dalawang bata po na 1,000 pag 13 month po, pag nakukuha. Okay, sandal po, sir. Ma'am, meron na po pala kayong kasulatan sa barangay. Meron na po, sir. So, i-honor po ninyo yun kasi kayo po'y pumirma doon. Ano so, pangit naman po, ma'am,
nag-agree kayo sa kasulatan sa barangay, tapos pupunta kayo rito, mababastos po yung barangay. Ayoko naman po ng ganun. Ang kaso po kasi noon sa amin, nung nireklamo ko siya doon sa barangay nila, isinama ko yung kabit niya. Kasi doon nga nakatira sa kanila. De, pero ano bang gusto niyo talaga mangyari, ma'am? Ba't po kayo napunta rito? Ang gusto ko, sir, kasi managot sila sa ginawa nila kasi may ebidensya po ako. Ah, gusto mo i-demanda? Mm-hmm. Okay, ibang usapan sila. Nyo. I see. Okay, so sir. Apo, ang nangyari kasi po niyan. Hello po? Opo. Sir, ang nangyari kasi po niyan, kasal po kami. Opo. Apo, bali pinabarangay po nila ako nung dun sa kanila para hiwalayan nila ako. Ah, okay. Kasi nga daw po, lasinggero ako. Na gabi daw ako lagi yung buhuy. Ah, nakipaghiwalay na po kayo. Sila po ang nakipaghiwalay sa binarangay. Ang nakalagay po sa barangay, pansamantala lang. Kasi ang sabi ng barangay, hindi po sila pwede magpahiwalay. Wala silang power po, pansamantala. Hindi po pansamantala lang yan, sir. Pero yung nakausap namin yung lungkon, tinatanong ako kung gusto ko pahiwalay. Sabi ko, ma'am, ayoko. Eh, paano po, sir? Sandali. Okay. Sa sustento, pwede makialam ang barangay. Pero, sir, pagdating po doon sa separation, maging legal ang separation nyo, walang pakialam ang barangay. Opo. Doon pwede kami pumasok, sir, para sabihin sa inyo, sir, na walang kapangyarihan ng barangay para bigyan ng bas-bas kayo na pwede na magkabit at si Mrs. nasa sideline lang at walang magagawa dahil nagkaroon ng kasunduan sa barangay. No can do. Kailangan, sir, ma-annulment muna yung kasal nyo. Yun ata ang gusto sabihin ni Mrs. kaya siya napunta rito despite the fact na pipirma na sa barangay. Okay, sir? Apo. Ganito kasi, sir. So, sir, the only way out dito, sir, talaga is makipag-ayos ka kay Mrs. Sir, maliban na lang po, sir, kung si Mrs. ay meron na rin siyang bagong kinakasama, pareho kayo may kinakasama, then quits. Pero kung Mrs., apo, meron ka bang kinakasama ngayon? Wala po. Okay. Well, kung walang kinakasama si Mrs. at ikaw meron, yari ka rito. Para hindi ka mayari ni Mrs., dapat si Mrs. may kinakasama ding iba. Apo, sir. Okay, sir? Apo. So ngayon, sir, kung gustuin ka ni Miss na kasuhan, may kaso ka, sir, para maliwanag. Apo. Okay? Sige, sir. So, pero kasi pag-usapan kasi namin sa barangay, yung title, dapat iakit nila yung kaso niyan, sir. Sir, yung sa barangay, na sa sustento lang po yun, sir, tama yun. Hindi namin pakikialaman yun. Hindi namin pangimasukan yun, sir. Natapos na kayo sa barangay. Yung sa amin lang, bibigyan namin kayo ng advice na yung pong ginagawa ninyo, sumama kayo sa ibang babae na hindi paanal yung kasal nyo, may tama ka rito kay Ma'am Mary Jane. Di ba, sir? Kasi inaayos ko po yung bago ko meron kinakasama, sir. Inaayos ko yung problema namin dalawa. Pinag-aayos kami din sa loko ng barangay. Talagang ayaw na nila. Kaya nga, sir, nasa inyo yun, sir, na kung paano maayusin to kay Mary Jane. Actually, wala akong magagawa ang barangay dito. Kahit na makiusap pa sa barangay na 10 beses, kung ayaw po ni Miss Mary Jane makipag-ayos sa inyo, ididimanda ka pa rin niya, wala magagawa ang barangay. Ito ay para ikaw na mismo makiusap kay Miss Mary Jane tungkol sa problema mo na ikaw ay meron ng kinakasama ngayon na pwede ka ng anytime makasuhan niya. Hindi ko nga alam sa kung ano talagang gusto nila kasi ilang beses na kami nag-usap sa barangay niya. Ngayon pa, pinagdagdagan nila yung sustento para tahimik lang. Tapos ngayon, ang isa na naman. Kaya nga, sir, naintindihan kita. Parang nangyayari dito, tinataas ang sustento dahil hawak kanya sa liig. Eh, problema mo yan kasi meron kang ginawa. At merong nabutasan ka rito. Ilang taon lang kami hiwalay niyan, sir. Sir, kahit nahiwalay kayo ng 10 taon na, the fact na hindi pa rin annulled yung kasal nyo, maliban na lang, again, sir, for the nth time, kung si Mrs. ay meron ding lalaki, then quits ang tawag yan. Hindi kanya pwedeng idemanda ng bigamy, okay? At hindi mo rin siya pwedeng idemanda ng adultery dahil pareho kayong may kasalanan. Tama? Pareho kayong may babae, may lalaki, pareho kayong kasal, whatever. Pero in this case, one-sided lang to, sir. Ikaw lang may problema. Okay, sir? Okay. So, ma'am, pwede mo siyang kasuhan. Opo, sir. Sir, bali po yung sinasabi niya na na umayaw ako na makipaghiwalay. Umayaw po kasi ako noon kasi nung time na yun, binarangay nila ako ng April 2. Ma'am, wala tayong pag-usapan yan. Ayoko matalakay kung ano na pag-agrihan nyo sa barangay. Kasi, ma'am, sorry, mama. Ayoko ma-bypass yung barangay. Opo. Ayoko ma-insulto yung barangay. Wala naman silang ginawa masama rito. Bali, ma'am, no. Hindi, sir. No contest, ma'am. Ma'am, please. Ang pag-uusapan na natin, ma'am, tapos na. Alam ko na yung sabihin nyo. Alam ko, ma'am, kung saan tayo dadako. Kung ano na pag-usapan sa barangay, i-honor po natin yun. Kasi nag-agree ka, pumirma ka doon, di ho ba?
doon na lang po sa yung siya ay merong iba na pwede mong idemanda. Doon ako tutulong. Opo. Sir, bali po nakakuha ako ng ano, yung birth certificate nung OR nung bata. Kaya nga ma'am, regardless, may anak siya, wala siya. Mm-mm. Inamin niya na meron siyang kabit. Opo. Inamin niya na kikisama na siya at akala niya lusot na siya kasi binarangay na hindi pa may kaso siya. Opo. Kaya nga, the only way out, sabi ko sa kanya, kung nakikinig po kay madam, is makipag-ayos sa inyo. Kasi kung walang magdidemanda, actually, yung gobyerno, hindi siya pwede idemanda. Opo. Ang pwede magdidemanda dito na ikaw ang aggrieved party, ikaw lang. Mm-mm. Kung hindi ka magdidemanda, wala siyang kaso, kahit na mababa siya ng 10. Mm-mm. Okay? So ngayon, dahil gusto magdemanda, yari siya. Opo. Okay, ma'am? Opo. Okay, yun lang. So tuloy mo yung demanda. Opo, sir, Sir Janver. Hello po. Yes, sir. So, kung ako sa iyo, kausapin mo na masinsinan itong si Mary Jane. Opo. Para wala ka ng kaso. Okay? Sige, sir, mag-uusap na lang ulit kami niya kung gusto niya makipag-usap talaga sa akin. Hindi siya, sir, maharap sa akin eh. Hindi, sir, gusto mo dito na lang kayo mag-usap? Yes, sir, kaya lang po. Ma'am, mag-usap kayo. Huwag ka maglala, sir. Hindi ka pa naman niya nakasuhan. Kaya, di ba? Hindi ka pa nakasuhan. Wala kang warrant. Sinasabi ko sa'yo. Hindi ka mahuli kasi para ikaw ay mapusasan, ay dapat meron kang warrant or dapat nahuli ka sa akto. Kung pupunta ka rito, sir, at huwag mo na isama yung girlfriend mo. Okay? Kasi pag sinama mong girlfriend mo tapos naghalikan kay rito at nakita ka niya, pwede ka mapusasan on the spot. Pero punta ka rito, sir, mag-usap kayo na maayos, baka sakali, kung ano man pag-usapan nyo, edi mag-agree kayo, wala ng kaso, di ba, sir? Opo. Lagi naman ako maharap sa kanya, sir, pag nag-uusap kami. Oh, sige, sir. Sir, i-arrange natin kung anong oras, anong time po kayo pwede rito within this week. Okay lang, sir. Open kami. Okay, ma'am? Sige po. Sige po. Salamat po, sir, ha? Sige po. Salamat, sir. Salamat. Ganun nga po. Okay na yan. Sige. Okay. Sige po. At mamaya, meron silang abangan. Abangan? Abangan na nila. So ma'am, naiintindihan mo si ma'am kasi parang litong-lito. Ma'am, kasi, sorry, hindi kita pagsalitain dahil nakikinig po sa atin yung barangay. Opo. Ayoko po kasi babaguhin pa kung ano na pag-usapin sa barangay. Opo. Maliban na lang kung naging one-sided yung barangay o inagrabyado ka, hindi naman siguro sa tingin ko. Hindi naman po. Oh, hindi naman. Galing ang maganda sa dito, may mga ebidensya naman siya eh. Kaya... Yun nga, yung mga ebidensya niya para kaso against kay Mr. Oo, pag hindi man kayo maayos sa barangay, pwede mo nang iakyat sa court. Pag halimbawa, yes, hindi kayo nagkaayusan, i-demanda mo sa korte, magkakaroon ng sabina yan, hearing and all, hanggang sa mawaran siya. Mm-mm. Diba? Yun. Pero sa ngayon, subukan nyo baka mapag-usapan nyo na maayos. Di na, pero ma'am, sir. Dapat kung makipag-usap ka sa kanya, ayoko naman yung halimbawa, nag-agree ka, ganito suporta, mamaya taasan mo ng taasan, kumbaga, huwag mo kami gamitin. Dahil ayoko naman po nagagamit kami rito, yun sa pataasan ng presyo. Mm-mm. Palagi nangyayari dito, ma'am, and inaaboy na namin yan. Kung ikaw makipag-areglo at pumayag ka, halimbawa, sige, bigyan mo ako ng 25,000 kada buwan kapalit na hindi na ako magdidemanda sa'yo, pumirma ka sa barangay, kami ang testigo. Pero ma'am, ayoko naman din, babalik ka ulit, ay kulang 30,000 naman. Kung demanda, demanda. Kung areglo, areglo. Ganun kami rito. Opo. Ayoko sayangin yung oras mo, ayoko naman sayangin yung oras opo, namin. Sir. Okay, ma'am? Opo. Huwag mo lang kaming gamitin sa pataasan ng areglo, okay? Okay? Salamat po, ma'am. Thank you, sir, ma'am. Alright, sige po. At mamaya, abangan nila, Idol. Sige. May aabangan sila mamaya. At kami po ay magbabalik, mga kapatid, samantala. Mga kaibigan, kung kayo po ay nagbabalak na bumili ng peking cellphone o nakabili na ng peke, nako, ito po ang maari mga panganib na pwedeng mangyari. Ito po ang mga pwedeng mangyari, pwedeng sumabog. Dahil mura ang mga materyales na ginamit ay substandard, hindi po ito safe and durable kesa sa original, maaring hindi magtagal, pwedeng maapektuhan ng inyong kalusugan. Ang mga peking mobile phone accessories ay may mga materyales na maaring mayroong chemicals na delikado sa inyong kalusugan at sa ating kalikasan. At sa mga nagbibenta dyan ng peke, itigil nyo na yan dahil pwede kayong hulihin ng mga otoridad. Tandaan, huwag bumili ng peke. This friendly reminder is brought to you by Cherry Mobile. Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino natural at orihinal. Sa katunayan, sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito mula sa Europa at Amerika, Geneva, Switzerland,
Oxford sa United Kingdom, Paris, France, New York at Berlin, Germany. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino ang MX3. Mag-MX3 na araw-araw tulong para iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hardiflex, isa lang ang totoong Hardiflex, tibay na tunay. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Livermarine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, Livermarine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Livermarine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Livermarine, gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Livermarine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Livermarine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Livermarine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Livermarine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan? Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ang atay ko. Livermarine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Livermarine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Livermarine, gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Livermarine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Livermarine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Livermarine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Livermarine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Buhok na frizzy? Hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Magbibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971. Okay, balikan na natin si Nanay Luisa Kapalad. Okay, sige. Ipasok na agad si Sir Reynaldo Kapalad. Andito na yun. Galing sa China. Ang bilis, ano? Bilis. Sinakya niya rocket ship. Okay. Papasokin na, Sir. Opo ka rito. Face to face sila. Sige, Sir. Hirap na hirap lumakad si Sir. Ayan. Ah, okay. Ayan. Magandang hapon po, Sir. Magandang hapon din, Sir. Ang bilis niyo naman, ano? From China to Mandaluyong. Hindi, Sir. Sinalubong ako nila JP kagabi, Sir, ng 10 o'clock ng gabi. Okay. Sige. Mrs. Si Mrs. matulis ang tingin talaga kay Sir. Okay. Oh, awat at Cheska, mga ano babae dito, pag tumayo si Mrs., pigilan nyo agad. Ayoko nagkakasakitan dito. So, ma'am, Luisa, ladies first. Kanina, may sinasabi sa akin doon si Mister.
Ma'am, maging makatotohanan din kayo ha. Opo. Kasi ako dito tumutulong lang. Opo. Gusto ko maging honest both sides. Ikaw raw ay na-scam. Malaking pera ang nautang mo sa mga taga Isabela. In fact, meron pa siyang binabanggit na counselor. At ikaw raw ay nagtago rito for 1 month. Iniwan mo siya. At doon daw po yung kanyang mga anak na awa sa kanya. Kaya raw siya kinuha dahil nga missing in action ka. Okay, totoo sir ba, ma'am, na na-scam ka? Na-scam po ako, sir. Aaminin ko po yan. At hindi mo raw sinabi sa kanya yung tinago mo. Magkano ba na-scam sa'yo? Bali, 160 po. 160,000? Opo, opo. 160. Okay. Bakit itinago nyo kay Mr. yun? Hindi ko na po kasi kung sasabihin ko rin sa kanya, wala naman din siya maitutulong. Pero, regardless, ma'am. Regardless, kasi pag mag-asawa, walang taguan ng sikreto. Opo. Aaminin ko nga po. Dati ko na po sinabi sa kanya yon. Nung araw na yon nandito ako na hindi na ako umuwi. Tapos sabi ko talagang pagsisikapan ko talaga na ibalik yung mga pera ng mga tao. Pero nakausap ko naman na yung mga tao na at tinutulong. Yung pinagkautangan mo? Nang pinagkautangan ko. Kaya nga po ngayon nagulog na naman ako. Nagbayad na naman ako sa isa. Sabi ko pa isa-isa lang muna ako ng ganyan kasi kukunti lang yung sahod ko. Okay. Pero ma'am, next time, kung meron pang next time, huwag kayo magtago ng kahit katiting na sekreto, especially pagdating sa finances. Yan talagang inumpisan ng away na mag-asawa na lumalaki hanggang sa hindi na maagapan. Sabi mo agad sa kanya, kasi magtulungan kayo dapat. Kung wala kang pera, re-remedyo siya. Pareho kayo mag-remedyo, okay? Opo. Ikaw rin may kasalanan, mama. 1 month ka pala nawala. Pinipigil ang kanyang huwag umalis. Umalis ka pa rin. May problema ka doon. Sir, hindi niya ako pinipigilan, sir. Basta sinabi ko sa kanya, mag-follow up ako ng ISIS. Talagang isasabay ko rin po yung ISIS na yun. Pero ma'am, maski na, nagsinungaling ka, dapat hindi ka nagsinungaling. Sinasabi mo sa kanya na na-scam ako, daddy. Ang tabong sa kanya, daddy? Opo. Na-scam ako, daddy. Magagawa ko ng remedyo. Malay mo, baka siya rin gagawa ng remedyo. Magtulungan kayo, matapos yung problema. Sir, okay? Nung kwan po, sir, nung araw na yun na hindi ako umuwi, na hindi na ako nagpakita, ano ba yun? 28? But anyway, sige. 29. Ngayon, okay. Ngayon, sir, doon naman tayo sa napunta ka sa China. O, ba't ka pumunta ng China? Naimbitahan lang ko ng kaibigan na parang utang na loob siguro dahil natulungan ko rin naman nung sabrod ako, sir, yon. Pero alam mo, sir, yung bang palusot ninyo, yung rason na binibigay nyo kung ba't hindi kayo tumawag din kay Mrs. Pareho kami problema eh. Pareho kami tataguan ng mga sekreto eh. Pareho kayo hindi honest sa isa't isa eh. Si Mrs. hindi naging honest dahil na-scam siya. Hindi sinabi sa'yo. Ikaw naman, hindi mo sinabi kay Miss na ikaw ay pupunta sa China at biglaan. Talagang hindi kayo magkakasundo nito. Sir, masagot ko. Hindi na parang nawala na ako ng amor sa kanya na kung kwan, hindi ko na naisip na ipagpaalam sa kanya total eh. Nawala ka na ng amor dahil? Dahil yung ang ginawa niya sa akin, sir, nagkaila siya. Nagkaila? Parang yung dating pagmamahal namin, sir, Nag-fade na. Saka una, sabi ko sa kanya noon, bigyan mo ako kahit isang anak na babae. Dahil puro lalaki nga ang anak ko, sir. Eh. Okay. Yung pala, naka-iudo si sir. Naka? Naka-iudo. Paano nga magkakanak eh? Naka-iudo pala. Hindi niya sinabi sa'yo? Hindi, sir. Saka ako lang nalaman, nung naraspas sa sir, ibinigay ng doktor na nag-attend sa kanya yung IUD. Ma'am, okay, ikaw pala mahilig magtago ng sekreto. Sandali lang, ma'am. Una, yung sa IUD, hindi mo sinabi sa kanya. Pangalawa, yung na-scam ka. Kung tutusin, ikaw pala, ma'am, nag-umpisa lahat ng mga problema, kaya nawawalan ka siya ng amor, ito siguro ang gagamitin niyang dahilan kung ba't siya ng bababae. Sir, masagot ko naman po yun. Malayo po yun sa katotohanan yung mga sinasabi niya. Matagal na po yun eh. Maganda na yun na po yung pagsasama namin. Ito lang po, itong huli na po yun. Hindi na yung sa scam kasi maganda na yung pag-uusap namin. Nagkita na po kami dito, last na pagkita namin, May 5. Maganda na yung usapan namin. Matagal na yung scam? Bago na po yun. Yung IUD na po yun, taon na po yun ng kuhan. Kasi 11 years na po kami. Yung scam po, December po yun. December 28 po ako umalis doon sa amin eh. Okay, so ngayon nandito ako, din nagtatrabaho ako. Siyempre, nababayaran ko naman po yung mga na-scam sa akin, yung mga tao alam na napagutan. Alam niya po 'yan. Ah, so dahan-dahan binabayaran niyo. Saan niyo kinukuha yung perang pambayad? Yung sweldo ko po. Ano pong trabaho niyo ngayon?
ay at the same time po eh pinapano ako ng computer, ano yun, nagmamanage. Oh, basta inuhulog-hulogan nyo? Inuhulog-hulogan ko po. So, walang caregiver po ako na binabantayan yung 81 years old na walang matanda. Nagdidimanda sa inyo ngayon? Wala po, walang nagdidimanda. Okay. So, sir, ikaw raw ay babaero. Aminin mo naman, sir, kasi siya umamin na siya, sir. Ikaw naman, kahit papaano, para naman. Kung babaero ko, sir. Hindi, pero meron ka chicks ngayon. Wala, sir. Dahil binulabog niya yung umuwi sa akin, sir, na tiga... Hindi, taga? Taga Paranaque. Oh, Lady. Chicks mo yun? Oo, sir. Oh, meron kang chicks. Ilang taon? 36, sir, pero hindi masasabing chicks dahil bali 2 weeks lang namin na nagkakilala. Gusto ko kung mamasyal sa ilagan. Sabi mo, eh, kako, kung gusto mo, di pupunta. Pero anong trabaho ng 36 years old? Eh, concert, kasambahay. Pero after 2 days, umalis, pinauwi ko na, sir, dahil kwan. Pero ba't ka nagustuhan? Ewan ko, sir. Anong sikreto? Ewan ko, sir. Eh, hindi naman ako ganung yung as in babaero, sir, kahit mag-inquire ka sa ilagan. Eh, sabi ni Mrs., 3 beses to sa isang araw, kaya mo. Hindi, totoo, sir. Naman eh. Oh. Nung kabataan ko, sir, medyo, eh, 73 na ako, sir, eh. Ha? 73 na ako. Pero, okay, seryosong usapan na. Wala na ba hong pag-asa? Nakala pa ngayon, this is the right time na pagbatiin kayong dalawa namin. Eh, 11 years wedding anniversary ninyo? Oh, sir, ngayon, September 3. Oh, baka pwede magbati na lang kayo. Eh, kung sa magbati, ala naman ako. Hindi, pero sabihin, magkabalikan kayo as husband and wife na will live harmoniously, happily ever after. Kung maaari lang, sir, mag-friend na lang kami dahil... Friend na lang? Oo, sir, dahil andito siya, eh, hindi na, ayaw daw naman pumayog yung amo niya na kahit asawa dumalaw doon sa kanya. Hindi ko nga alam dito ang address na sa Manila, sir, eh. Oh, ma'am, hindi mo... Sir... Alam mo yan, sir, kaya hindi ko sinasabi sa kanya ang totoo. Kasi alam mo yan, sir, mabunganga yan. Masahol pa sa akin yan. Pero nandyan ako sa may North Fairview nakatira. Tawag, nang bago umalis yan, yung sabi niya na China daw, ang pupuntahan niya, China daw. Eh, nalaman ko lang yung China daw niya na sinasabi dahil nag-text yung mga kuha niya ma'am, sa akin. Sorry, mga ma'am, sorry, ma'am. Ma'am, sorry. Kanina talagang kamping-kampi ako sa inyo. Ma'am, malaki din problema mo. Andito ka sa Maynila, una, umalis ka na hindi ka nagpapaalam sa kanya, hindi mo sinabi ang reason ng pagpunta niya talaga rito. Pangalawa, nandito ka na, hindi mo man lang sinasabi yung address niya at sabi mo, ayaw mo ibigay, sinadya mo, kasi nga mabunga nga siya, it doesn't matter, eh husband mo siya, dapat alam ng husband mo ang whereabouts mo at all times. Hindi mo dapat pinagtatago yung whereabouts mo dahil kung pinagtatago mo yan, then merong dahilan, kaduda-duda para sa kanya kung bakit mo itinatago. Kahit na walang ginagawa sa ma'am, pwede siya mag-isip na baka may lalaki na to. Ma'am, kunyari lang, di ba? Opo. Dapat sinasabi mo. So, pareho kayo nagtatago ng sikreto, malabo tong relationship ninyo. Sasabog nga talaga kayo. Eh, pwede na sir. Yes, ma'am. Eh, nang nagalit po ako sa kanya itong huli, kinausap ko, pinakausap ko sa kanya yung employer ko, yung matanda. Ina, ito, yung asawa ko, kako ng ganyan. Eh, sabihin nyo nga kung mayroon akong Amerikano dito na pinagkakalat nitong asawa ko, doon ako nagalit sa kanya na sinasabi niya na may Amerikano daw ako na kinakasama dito sa, kwan, sa employer ko. O pinakausap ko sa kanya ang, kwan, ang employer ko. Kaya walang naman, para hindi kanya pagbintangan na meron ka Amerikano, sinasabi mo na, ito yung tinitirahan ko, kung duda ka, punta ka rito, pasyalan mo ako. Di ba? Wala nang problema, di ba? Oh. Eh, yung pagtatago mo, hindi mo sinasabi kung saan ka, eh, kahit sino sigurong asawa, kung ano-anong isipin, na Amerikano ka, meron kang kung sino-sino mga kulasisi, lahat-lahat na. Pero kung sinasabi mo sa kanya, saan ka nakatira, oh, duda ka, punta ka rito. Oh, di, mawalan duda niya. Ganun lang yun, ma'am. So pareho kami kasalanan. So, ikaw naman, sir, stop na yung pambababae mo. Alam naman, sir, hindi naman ako likas na as in babaero. Ilan bang naging chicks mo? Lahat-lahat, simula nung kinasal kayo ni Mrs. Mga na-inkwento mo dyan sa ano? Nung magmula nung ikinasal kami, sir, mga ilang beses? Hanggang sa namatay siya, hindi ako una miss nagloko. Hindi, yung naging ako? Chicks mo, ilan?
Namatay, hindi pa siya patay. Hindi, sir. Yung unang misis. Ah, yung... hindi, hindi. Ito ngayon kay misis ngayon. Ilan ba naging chicks mo? Isa lang, sir. Nung simula lang nung umalis siya, siyempre, ako may edad na. Kailangan ko rin ang mag-alaga sa akin. Eh, sinubukan kong nakipag-friend sa FB. Meron naman nagkagusto. Eh, sino ba naman, sir, ang hindi tatanggi sa kwan? Palay. Palay. Tinong ka mo agad? Eh, hindi naman, sir. Nagiging magkaibigan kami nung okay. Nung nagka-developan. Oh, may nangyari sa inyo? Umuwi siya, sir. Hindi, pero may nangyari sa inyo? Meron, sir. Makailang beses kayo nag-sex? Eh, dalawang gabi sa bahay, sir, sa Ilagan. Nakadalawa kayo doon? Oo. Eh, kasi 2 weeks yun eh. Di ba? One week? Sir, dalawang araw lang siya na sa Ilagan. After 2 weeks lang kami naging kaibigan hanggang sa nagka-developan na kami. Tapos, ba't kayo nagkahiwalay? Eh, pinauwi ko, sir, dahil sabi nung mga anak ko, tay, parang anak mo na yan. Hmm. Okay. Sige, paalam muna tayo. Sige, kwan, sir. Sige, paalam muna sir, paalam muna tayo, sir. Sige po, maraming pong salamat. Sige. Ako po si Ninya Tutu. Maraming po, mabuhay tayo mga Pilipino.